guys. Third day ng quarantine. So, buhok pa lang tayo. Tapos, magkuha muna ako ng temperature para mag-check agad kung anong body temperature namin. Yan po. Yeah. Yan. Ang baba 34.6. Okay. Sa kabila 34.6. Ayos ka. Sa kabila lang. .9 bakit ganun? Baba. 34.9 lang ako. Ulitin ko siguro dahil bagong gising pa. Tsaka malamig pa. Ayan. 34.8 din. Malamig kasi ngayon. Ah, mababa siguro kasi malamig. Pero at least walang lagnat. Iki-check ko muna yung mga iniwan ko na gamit na binilad ko kahapon. So, ngayon bubuksan ko na yung malita ko. Iniwan ko lang yung malita ko eh. Kasi ibibilad ko pa. Hanggang ngayon. Bahala na, masisira ba sa mabilad. Yan o, yung wallet ko, iniwan ko sa labas. Cellphone ko na isa, iniwan ko. Pero itong wallet ko at saka cellphone ko, talagang nakabilad to dyan kahapon. Inano ko lang, na pinasok ko lang. Dito baka umulan, pero i-continue ko pa rin bilad to ngayon. Tapos ngayon, ibibilad ko na rin yung ano. Ito, talagang bilad na bilad to. Kasi ano na eh, mga masok yung yan. Tapos yung bag ko nakabilad pa. Oo, yung relo ko. Yan. Tapos yan. Yung undies ko nandyan pa. Nakabilad pa. Yung gamit ng asawa ko, yung sapatos ko, nandiyan pa, nakabilad pa. Kasi yun, nabilad ko pa yung iba. Ayan, pang bilad yan. Continue pa rin ng bilad ngayon. Wala pa rin ano. Yan. Mga wire yan, bilad pa rin yan. Ito, bilad. Sa ating bilad. Thank you.
Yung GoPro ko pala, yung bilad ko pala yan. Yung GoPro. Naglabas kasi yun. Meron pa akong ano. Gabi, tutoy pa ako dito. Yan yung 16 years old pa ako. Ngayon, buksan ko na yung ano, yung buksan natin yung malita pray bilad ulit. Ito yung malita na dala namin sa Pilipinas. Supot para hindi madaskas. Ang gulo-gulo nito. Ito yung damit ko na galing pang Pilipinas. Yung bilag ko nito. Bilad mo na. Pero mga last kasi 10 days lang kami sa Pilipinas eh. Mga last 4 days hindi na ako lumabas. Hindi na kami lumabas ng asawa ko. Doon lang kami sa bahay. Doon ng bahay. Ko na bag, i-bilad ko na rin to kasi ito yung ginamit ko sa alis-alis. Ito, tanggalin ko lang yung mga electronics para hindi ano, ibang lugar yung mga electronics para hindi masisira. So itong mga damit ko na to, puro malinis to, nilabhan na to sa Pampanga. Pero ang hindi lang namin alam yung contact doon sa ano, sa loob ng airport, sa cargo handling, tsaka yung sa conveyor belt. Kaya nag-decide kami ng asawa ko na labahan na lang ulit. Doble tuloy yung laban namin. Bago kami umalis ng Pampanga, nilabahan na to eh. Tapos ngayon, nilaban na naman dito. Kasi inisip ko, bilad na lang. Laban din to. Dinala ko kasi to, kasi pinapabaston ko kasi sobrang ano siya,
malaki. Kaya pinagugustuhan ko. Kaya ngayon, nalapan daw. So day 3, binibilad pa rin namin yung mga gamit. Tingnan nyo yung ano, binuksan na namin yung malita. Tapos kahit malinis siya, binibilad pa rin namin. Yan o, kalat. I tried to dry it or leave it under the sunrise just to make sure that it will be the bacteria or viruses will die. Look here. Looks my clothes. That was all clean when we were living in the Philippines. Look, marinis lahat yan. Pero pagdating dito, binuksan namin. Tapos ibibilad ulit. Parang guard seal. Wala, kahit kalat, okay lang yan kasi kailangan. So, lumagpas na tayo ng 8 to 9 hours na advice ng WHO na mamatay yung virus sa surfaces. So ito na yung nangyayari. Ayan yung malita ng asawa ko. Tapos ito, mayroon pang isang natira bukas na yan. Tapos yung bag namin kahapon pa yan nasimulan. Yung iba, inano ko na, tinatanggal ko na kasi tapos na kahapon pa yan eh. Yung iba, pinasok ko na sa loob ng bahay. Tapos yan, mga sombrero ko, dinala ko ng Pilipinas yan eh. So, binilad ko muna. Simula kahapon, 7 hours. Tapos ngayon, binilad ko ng another 5 hours. So, safe na siguro to. Safe na yan siya. Yan. Dinala ko kasi yung Pilipinas yan. Tapos, yung malita ko rin, kabilad na to ng ilang oras. Yan. Kasi yung sapatos ko, yan din lang kung Pilipinas yan eh. So, nakabilad na yan. Tapos may dalawa doon na dinala ko rin. Pero itong sinuot namin sa biyahe, sa aeroplano, nandito pa. So, hanggang bukas pa yan nakabilad. So, itong ito, tapos na to. More than 10 hours, 12 hours na to, nakabilad na to, tapos na to, lagpitin na to lahat. Yun na lang ang ano namin. Yun, saka itong laman ng bag na to. So, yan na lang ang dapat tapusin sa pagbibilad. Ito, yung bag na to. Yan. Yung bag na yan. Yan na lang. Saka yung damit na yan. Tapos ito, empty na. Empty. Nakabilad na to. Yan. So, mga malinis to, binilad lang namin. Para talagang totally ano. Tapos may natira pa kaming apat na N95 na kasama yan sa dinala namin sa Pilipinas. Apat na N95 pero gamitin namin dito yan kasi ubusan na talaga ang mask. Wala ka nang makikitang mask kahit mga ordinaryong mask na ano, surgical mask. Wala na dito sa Brisbane. Mahirap na hanapin. Kaya yung N95 pang reserve na lang yan just in case. Kasi ako fly in fly out ako sa domestic sa trabaho ko. Pero sa ngayon naka 14 days quarantine ako. Tapos after 14 days pwede na akong bumalik ng trabaho. Tapos yan, yung mga gamit na yan, yan yung laman ng dalawang malita na yun na tinanggal namin. Although malinis na yun kasi nilabhan namin yan sa Pilipinas bago kami umalis, tinanggal pa rin namin. Tapos nilabhan ulit dito. Yun. Tapos nung oras na ba? 3:25 na ng hapon dito sa Australia. So, yun yung ginagawa namin. Naglalaba. Tapos, sa loob ng bahay lang. Tapos, hindi kami, naghugas lang ko ng kotse kanina.
Yun. Ikot-ikot lang dito sa loob ng bahay. Linis ng konti. Luto. Yun. Yun lang yung cycle ko sa araw na to. Kaya, ito yung third day ng quarantine ko at saka sa misis ko. Kaya, abangan natin yung ano. Nati-check na ako ng temperature this. Kasi 3 times ako, minsan 4 times ako nag-check ng temperature. So far, okay naman yung temperature namin dalawa. So, nag-check na ako sa lens. Mamaya na namang gabi bago kami matulog. So, normal yung temperature namin. Wala kaming sintomas na ano na naramdaman. So, thanks God. Sana tuloy-tuloy. Pero, pangatlong araw pa lang to, may 11 days pa kaming dapat buuin na sana tuloy-tuloy. So salamat sa panood guys, abangan nyo kami 14 days na quarantine dito sa Australia dahil may travel history kami. Salamat Kuya Dong.